katanungan lang ako. Ha? Yung mga nahuhuli, di ba tinitikitan? Yes, sir. Magkano naman yung penalty nila? Nakababayan, kanina pa. Hindi. Sa nga po pala, nandito tayo sa Maynia Road. Saka lang. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon po ay May 7, 2021. At nandito tayo sa City Hall ng Quezon City. Kasama natin ang DPOS, Department of Public Order and Safety. Sumama tayo ngayon dahil meron silang malaking operation dito sa Quezon City. So sama lang tayo at tingnan natin kung ano yung mga magaganap ngayon dito sa operation. Tayo ngayon sa East Avenue dito sa may kanto ng Biaya Road. So ang area pala ngayon sa operation ay sa bandang Nia Road, at huhulihin yung mga walang suot na face mask, yung mga hindi sumusunod sa health protocol. At malapit na tayo, tingnan natin kung ano yung mga magaganap ngayon sa operation. Nandito na tayo sa may kanto ng Nia Road. Baka nandito. At mukhang actually dito sa lugar na to maraming mga informal settler na hindi sumusunod sa health protocol. Bahay, nakaubad ka pa na damit. Pasaway ka. Ah, ticket, sir. Ticket na ngayon, ah, panghuli. So, unlike nung dating mga operation, kinuhuli, dinadala sa City Hall. So, ngayon ticket pa lang, ano. Tinitikitan yung mga walang face mask. Sundan natin yung mga taga-dipos. Dito. Ayun, nakakaroon si Kuya na walang suot na face mask. Ano yung muna ang ID niyo, sir? Valid ID.
nga po pala, nandito tayo sa Maynia Road. Malapit lang to sa East Avenue tsaka BIR Road. So iba na yung panghuli ngayon. Dati kasi dinadala sa City Hall. Ngayon tinitikitan. Tinitikitan na lang. Para actually para maiwasan din yung pagka dikit-dikit. So ito yung mas effective na paraan para madisiplina yung mga kababayan natin. So inuhuli sila and then tinitikitan. Ano ang birthday mo? Ano po lang, meron ba? Itong lugar na to, nagkaroon na ng clearing operation dati dito kasi itong isang lane na to eh okupado pa nung araw. So nagkaroon ng clearing, nagkaroon ng widening. Transformer. So far, hindi na kasing dami nung dati yung mga nahuhuli. Unlike last year, ang daming nahuhuli na walang suot na face mask. Ngayon, kakaunti na lang yung mga nahuhuli. So sumusunod rin naman yung mga kababayan natin. Yung iba lang talaga ay siguro nakakaligtaan nila or hindi na nila siniseryoso yung pandemic. Kaya kailangan pa rin silang i-remind na kailangan magsusuot pa rin sila ng face mask dahil pandemic pa rin tayo ngayon. Oh, merong isa dito. Si Kuya, walang suot na face mask. Ah, saka lang. Saka lang. Patayin niya. Kaya nagsabi na siya sa akin. Opo, opo. Pero dapat yun, nilalukagad po niya. Magpalit po kagad siya. Kaya ka na rin nakitawag ni Mami. Dira, sakal po. Hello. Nagpalit lang. Tanungan lang ako. Ha. Yung mga nahuhuli, di ba tinitikitan? Yes, sir.
Magkano naman yung penalty nila? Ang peso fencer, 300. Tutubusin natin sa City Hall, sa DPOS. 300? Opo, opo. Peso fence. Tapos doon nila babayaran sa City Hall? Opo, sa City Hall po nila babayaran. Within 5 days po, kailangan matubos nila. Ah, okay. Para hindi po sila labasan ng summon. Ah. Paano kung lumapas ng 5 days? Sir, lalabasan po na sila ng summon. Ah, ganun. Ah, yun ang... Okay, so kailangan within 5 days mga ano nila. Salamat, sir. Sama rin natin ang mga taga traffic department. So yung mga hinuhuli naman ni sir is yung mga naka illegally parked dito. So illegal parking yung ticket ni, na ini-issue ni sir dito. Ano pong pangalan niya? Jojo, tige, tanong siya. Dito kami siya, kaya nasawa niya po nagtatrabaho sa ano? Malinis na itong Nia Road ngayon. Wala na yung mga dating nakapwesto rito ng mga street dwellers. Nandito na tayo sa may bandang likuran itong LTFRV. So, tignan natin kung saan yung susunod na area na operation. Ah, nandito na pala tayo ngayon sa may Barangay Piñahan. Kung matatandaan nyo last year, dito rin nag-operate ang DPOS, yung maraming mga nahuli na mga walang suot na face mask. Dito yun banda sa may covered court dito. Last year. Pero isang nahuli dito, si Kuya. Ayan, wala siyang suot na face mask. Actually, yung face mask niya, nakababa. Ayan, nandito siya sa labas. So, bawal na bawal pa rin yung mga hindi nagsusuot ng tama yung face mask. Nandito na tayo sa may Maunlad Street. Merong nahuli dito na walang face mask. Ayan si Sir. Naaktuhan siya na walang suot ng face mask. Ah, ito rin, si sir. Dagdag sa ano yung ano? Okay, wala pang ID. Meron pa doon, oh. Ayun, nagtatakbuhan na yung mga walang suot na face pala din sa Quezon City na no smoking in public. Meron din po. So dagdag 'yon sa ano sa. Apo. So wala ka nang face mask, nag-iwasi ka pa.
mas malaki yung penalty. Dalawa po ang violation niyo po. Dalawa yung violation. Face mask at saka yung paniligan nyo. Smoking. Apo. Thank you, sir. Dito tayo sa may Kalayaan Avenue. Dito marami rin nahuli last year. Pero ang kinaiba lang ngayon, hindi na dinadala yung mga nahuhuli. So tinitikitan sila. Ah, ito si Sir, oh. Ababa yung kanyang face mask. Dahil nga walang may provide na ID si sir, eh, ito turnover muna siya sa barangay. So ganun yung procedure kapag walang binigay na ID, ito turnover sila ng DPOS sa barangay. Ito ang Ermin Garcia along Cubao, Quezon City. Halos lahat ay nakasuot na ng face mask. And kung may mga nahuhuli man, libira na lang. Hindi kagaya nung nakaraang taon, last year. Na talaga maraming mga nahuhuli na walang suot ng face mask. Ayun daw, meron nahuhuli. So ang nahuli dito ay isang vendor na walang suot na face mask. Meron pa dito isa. Wala rin suot ng face mask. Ah, meron pa isa. Ito si nanay. Wala rin, binababa niya yung kanyang face mask. Nakababa yan kanina pa. Hindi ko nakakabit. Pero muna valid ID niyo nanay. Wala po. Ayan po. Magdadalhin muna namin kayo sa presinto. Wala po kung ID. Alam niyo naman yung directive ni President Duterte. Nakita po namin kanina po, wala po kayong face mask. Una ka suot. Yung una ka suot, ayun, may evidensya po kami ngayon. Yung magsisino kami ngayon. Kanina po. Hindi po, binuwat ko nga po ito, naka face mask. Sumama na lang po muna ko kayo, Nay. May ID po ba kayo? Nasa bahay po eh. Tanu kayo nakatira dito. Nanay, wala po ba kayong pwedeng utusan para kumuha ng kaysa madala po kayo sa barangay? Ginoon, nanay, baka may nakalalo po kayo dyan. Teka lang po, antay ko lang po. Ayun si kuya. Na-picture na siya na walang
Ah, ayun sir, wala siyang ano. Makaubad pa. Makaubad pa. Palabasin po ninyo yung napiktura. Palabasin nyo yung nakaubad. Kasi kayo matatawin dyan. Sa mga workers dito daw ay walang suot na face mask. So pag sasabihin yung mga trabahador dito sa building na magsusuot sila ng face mask habang gumagawa sila rito. Siya nga pala, hindi ko nabanggit kanina yung sa mga ID. Hindi yun confiscated, no sir? Hindi naman confiscated yun, di ba? Yung mga ID. Titikitan lang for ano, yung oh, yung mga information nila. Pangalan, address, para yung ilalagay sa ticket. Kayo po, itikitan kayo sa violation na improper wearing of face mask. Kasi may face mask kayo, kaya lang naka-improper po yan. Itikitan po kayo, violation po yan. Isa-isa lang, brother. Basta ginawa lang kasi hindi na po marinig eh. Isa-isa lang. Improper use of face mask po ang kaso nyo. Ano ba talaga gusto hindi ko marinig? Kaya nga po, tayo nga po, nag-uusap tayo, doon may mask ko naka-patient po. Kaya ano gawin na kasi pausa ko. Ay lang, ayawan ko. Ay wala ko rin ano eh. Wala. Ay wala bang araw ng response eh. Ay walang ano man lang kahit. At konting ano lang naman saan eh. Walang pausa ko eh. So, yan, natigitan na si sir for improper wearing of face mask. Kasi nga, nakababa yung kanyang face mask habang nagsasalita siya. Ay, hindi kasi nakapag-provide ng ID to si sir. Pero kung may ID sana siya, eh madali na yun, titikitan na lang siya. Tapos babayaran na lang yun sa City Hall. Ang problema kasi eh wala siya na-provide na ID. So ayan, i-turn over muna siya sa barangay or sa ID sa presinto. O dito, brother, sumampahan dito, brother.
Nahuhuli na ho kami kahit nakapila ho kayo diyan. Pakisuot nyo yung face mask nyo, ha. Ito yung community pantry dito. Sila yung mga nakapila. Sa along Ermin Garcia pa rin. Ermin Garcia Street.